sige lang, video yung gusto video nyo. Ang tama lang. Ah, yun, ang Barrel Idol. Yan po si Chairman Idol. Ako. Puta mo mga armas. At yung mga kasama po ay mga taga-barangay din po yan, Idol Laffy, na may hawak din po mga armas. Yes po. Opo. May mga hawak na Barrel. Armado sila lahat. Lahat sila armado. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Sir? Magandang hapon din po, sir. Naindig po yung balahibo ko. Tinitingnan ko po yung video kasi paano kung sa akin nangyari yun o sa bahay ko, pinaligiran ako ng mga taong armado at may mga Barrel nakabunot na. Matanong ko lamang po, ano po ng problema ni Chairman? Ba't po siya lumusob sa bahay niyo at may dala mga Barrel? Sila yung mga kasama niya? Kasi po, sir, lagi po binabato yung bahay namin. Lagi binabato ang mga ang bahay niyo? Opo, binabato po ng bato. Nung time na yun, nung napunta doon si Chairman, nag-ano po siya, nag-ano po kami. Nagluluto po ako kasi may okasyon po kinamagahan. Okay. Binato po yung bahay namin ng bato. Okay. Tapos, yung papa ko sa sobrang galit na kasi palagi binabato ng bato yung bahay namin. Dumambot din ng bato, binato yung bahay ng bintana ng kapitbahay namin. Eh, ba't kasi binato ng papa mo yung bintana ng kapitbahay? Yung bang nagbabato sa inyo, yung kapitbahay niyo? Opo, doon po palagi kasi nanggagaling yung bato na bumabato sa amin. Pinagsuspecha niyo na... Opo. Baka yun, kaya gumanti papa mo, binato yung bintana ng kapitbahay. Opo. Okay. Tapos ilang minuto lang yung ano dumating si ano Chairman. Si Kapitan. Ah, yun na agad may dala ng mga Barrel. Siya at saka mga kasama niya may pawang may mga dalang Barrel. Opo, diretso po may mga Barrel na po agad pagbaba ng sakyan. Lasing ba si Chairman? Parang hindi naman po eh. Anong sinasabi ni Chairman habang doon sa video na bunot-bunot yung Barrel niya kasama yung mga tanod ba yun mga kabarangay niya na may mga hawak din Barrel? Bali ano po sila eh kasi tatlong kapitan daw yun sila, yung kasama niya. Tatlong kapitan? So, puro mga chairman sila? May dalawa siyang kapitan na kasama. Sa isang barangay naman yun? Ibang barangay? Hindi lang namin kilala. May nakapagsabi lang na tatlong kapitan sila. Okay, ito si Chairman sila. Ramon Dunton. Barangay Halonggahog, Pontevedra po. Capiz. Chairman Dunton, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Okay, meron po bang lisensya yung Barrel nyo, Chairman? Yung bit-bit-bit-bit nyo ng Barrel nung gabi na nakita po sa video na pumunta kayo sa bahay ni Mr. Igloria? May lisensya po ba yan? Ang totoo po yan, si Rafi, meron talaga akong Barrel. Nasa bag po. Pero meron po rin lisensya po. Meron po. Kikita ko, sir. Hindi sa bag. Nakabunot po, sir. Nakita sa video. Hindi po. Sir? Hindi po ako yun, sir. Hindi po ako yun. Ikaw po yun, sir. Siya po yun. Kitang-kita po sa video. Yung nakatayo. Hindi po, nakasumbero kayo sir eh, puting t-shirt tapos nakakaki kayo na shorts. Kayo po yun. Hindi po, nakatalikod po ako sir. Chairman, ikaw po yun, very clear, na yung Barrel nyo pa nga po, itinago nyo sa likod pero nakabunot na. Nakakaki shorts po kayo, tapos naka white shirt. Ikaw po yun, Chairman, nakasumbero kayo, napitikan ho kayo tapos may mga kasama kayo na mga taga ibang barangay daw. Sorry po. Okay, now, kaya tinatanong ko kung may lisensya yung Barrel na yon. Sabi mo, meron. Kailan niyo po kinuha yung lisensya na yon? Hindi po ba expired yung Barrel na yon? Yung hawak-hawak yung gabing yon? Hindi po po. Ngayon po, May 23, 2023, may expire po. Paparin niyo ko po. May 23, may expire. Anong Barrel po yon? Yung hawak-hawak yung yon? Yung sabi niyo mag-expire pala sa May 23? 45 po. Nasa bag po. Hindi po hawak po. 45 po yung Barrel na yon. Okay. Yes po, po. May PTC ba yun? Permit to carry? Outside residence? Wala po. LTAP lang po at saka registration po. LTAP lang at saka registration. So, yes po. So, yung Barrel na yon na sinasabi nyo sa bag pero nakabunot sa video, yun po ay palay walang permit to carry outside residence. Kung hindi, LTAP lang. Tama? Yes po. At mag-expire po sa May 23, 2023. Okay. Sino po yung mga kasama nyo doon, Chairman, bukod po sa inyo? Meron pa po doon tatlong kalalakihan na may mga hawak din Barrel. Pwede malaman kung sino po sila, sir? Yung isa tanod ko po yun. Yung tanod? Yung bitat ko po. May tato? Ano sabi nyo po? May tato? Yung isa. Oh, may tanod. Anong pangalan po ni tanod, sir? Rex Pinggan po. Rex Pinggan? Opo. Okay. Anong Barrel po yung hawak-hawak na Rex Pinggan? 45 din ba po yun o 9mm?
Sa Rex Bingan po, walang barel. Yung tanod ko po. Yung tanod mo, walang barel yun? O sino, wala may, po, meron wala. Po ako nakita doon, meron pang isang tanod na nakaitim. Hindi ko alam kung tanod yun. Ay, hindi tanod po. Yung kasama ko po, yung sinasabi nila na kasama ko po na kapitan. Opo, apa, ano pangalan po? Si Ray Duckless po. Ano po? Sheriff? Ray Duckless. Ray Duckless. Ano po yung barel ang dala ni Ray Duckless, sir? Ay, hindi ko po alam sa Serapi. Hindi ko po alam. Pero may baril po siya eh, kaya lang hindi nyo alam kung anong klaseng baril hawak niya. Sino pa po yung isa? Kasi po, dalawa po may baril doon eh, bukod po sa inyo, meron pang dalawa. Sino pa po yung isa? Bukod kay Ray Duckless. Sino pa po isang chairman doon? Hindi ko na po nakita, Sir Rapi. Hindi ko alam kung sino nga sa likuran ko po. Okay, sige. Bukod kay Ray Duckless, sino pa po yung kasama nyo? Na iba pa? Yung, wala na po. Yung pinsan ko lang yun ang isa po. Si sino po yung pinsan nyo? Si Rex Pingan o si Ray Duckless? Hindi, yung B-Pat ko yung si Rex Pingan. Ano pa? Yung tanod yung si Rex Pingan. Opo, opo. Okay. Itong isa, si Ray Duckless, ito yung chairman. Yes po. Okay. Eh, sino po yung may baril doon? Ito na chairman ha. I-describe ko lang sa iyo, chairman. Kayo po yung nakasombrero, may hawak ng baril. Tapos, yan. Okay. Tapos, merong isang lalaki dyan ngayon. Ayun. May lalaki ngayon doon na nakapuruntong na maong and then nakaitim na t-shirt na may baril. Yung po ba yung tanod o yung si Duckless po yun, chairman? Si Cap Duckless po yun. Si Duckless yun. Okay. Hindi nyo lang alam kung anong klaseng baril yun. Hindi nyo lang and sure. Okay. Si Tanod, Rex, wala pong dalang baril. Opo, 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 Serapi. Okay. Ano pong nangyari? Bakit niyo po pinuntahan itong si Mr. Igloria, chairman? Ganito po kasi yung Serapi. Bandang alas 7 ng gabi po, tumawag yung aking tiyahin. Opo. Na humihingi po ng tulong kasi po, opo, na binato yung bahay nila. Tama, na tama nga. Mm. Nandun po yung kanyang apo. Mm-hmm. Umihiga. Nagulat po yung kanyang apo na binato yung bintana nila. Pumasok mm-hmm. doon ang bato at saka yung bubog po ng kristal po. Okay. Ang ngayon po, tumawag sa akin bilang pamangkin, humingi po ng tulong. Bilang pamangkin, ganun okay. Po, ganun po kasi yung apo niya lumabas. Mm-hmm. Lumabas at pupunta doon sa kanasusugod sa kanila. Mm-hmm. And ngayon po, 15 anos po yun, bumaba yung apo niya at saka susugod sana doon. Mm-hmm. Inano ng tiyahin ko, inawakan mm-hmm. na huwag pupunta doon kasi may mga kutsilyo na hawak yung pamilya ni Gloria. Ah, ganon. Okay. Sige po. Okay. Ngayon po, pagdating namin doon, totoo naman, Sir Ape, na may mga kutsilyo na dala, tatlong tao. Mm-hmm. Pagkakita nila sa amin na bumaba kami ng sasakyan, pumasok sila sa loob ng kanilang pagod at okay, pumasok sa kanilang bahay. Okay. Ayun po totoo, Sir Ape. Chairman, okay, sabihin na natin, totoo yung mga sinasabi ninyo. In fact, kinumpirma nga po mismo ni Mr. Igloria na binato nila yung kapitbahay nila kasi akala opo nila doon ang gagaling yung palagi ng babato din sa bubong nila. So, opo, granting na meron nga mga kutsilyo matapos magbato, may mga hawak na kutsilyo itong mga Igloria family, pero the right thing to do, Chairman, in that situation, hindi po ikaw ang lalabas at may daladalang baril kumprantahin yung mga nambabato na may mga kutsilyo bagus dapat tumawag kayo ng police. You know better. Police ang tatawagin ninyo. Hindi kayo. Parang ginawa mo an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nakita mo may kutsilyo, lalabanan mo at ikaw may mahawak ng baril. Patayan yun. Opo. Or dili kaya, maghinahon muna kayo lahat and then papadala ka ngayon ng sulat, patawag para kinabukasan, mahinahon ng lahat. When the smoke is clear, kita-kita doon sa barangay, kayo pong mag-referee doon sa nambabato at saka doon sa nabato. Hindi yung lulusob ka kaagad dahil pamangkin mo at meron ka ng bit-bit na baril at nag-bit-bit ka pa na isang chairman na meron din isang bit-bit na baril. Very deadly po yung ginawa nyo, chairman. It could have bled to sorry bloodshed. Yeah, I know, sorry chairman. Po, yeah, I know you're sorry. Pero chairman, next time you have to be very careful. Diba? Yes po, sorry po, Senator. Sorry po. Opo, opo. Idol Rafi, linawin ko lang po, yung nire-reklamo po na si Chairman Ramon Dunton, hindi po siya ang barangay chairman Bundun po sa ano ha, barangay Binuntukan kung saan po nangyari yung insidente. Ah, dayong barangay lang siya. Opo. Opo, dumayo lang po siya doon sa barangay na yan. Gawa po ng kamag-anak niya nga po itong kapitbahay nila, sir. Pero hindi po siya ang barangay chairman doon. O, kita mo po, Chairman Ramon Dunton, sir. O, mas lalong sir, hindi ka dapat talaga pumunta doon kasi hindi mo pala teritoryo. Naakalaw kanina, teritoryo mo, so may karapatan ka mag-usisa pero huwag ka lang magdalang baril. In this case, hindi mo pala teritoryo, umepal ka lang, pumunta ka doon sa lugar na yon para ipakita sa kaaway ng pamangkin mo na don't mess with my family because
may pamangkin as a chairman who is armed and dangerous. Sari po ng barangay namin po. Barangay Hulunga at saka barangay Binuntukan. Hindi, pero hindi niyo po sakop itong bahay ni Alejandro, kung saan si Alejandro at yung pamangkin mo. Hindi po sakop na inyong barangay yon, di po ba? Hindi po sakop yon. Yes po, Senator. The more na dapat hindi ka pumunta doon at nagbitbit ka pa ng baril na sabi mo sa May 23 pa 2022 expire kahit na wala ka palang permit to carry outside residence, El Tap lang. Chairman, if I were you, isurrender nyo po yung baril nyo muna siguro kasi wala ho pala yung PTC, permit to carry. Apo naman po, opo, Senator po. Isurrender nyo na po muna kasi delikado po yan. Pwede ho ba? Police Staff Sergeant Batigas, magandang hapon po. Hello po, Sir Rafi. Good afternoon. Madam, kayo po yung nakamonitor dito sa aming mga ginamang pag-uusap, ano? Yes, sir. Okay, so inamin po ni Chairman, siya yung nandoon at meron siyang bit-bit na baril at wala pong permit to carry. And now, sabi ko, kung pwede, isurrender muna yung baril dyan sa inyo dahil wala naman palang lisensya yon. Yes, sir. Narinig ko po, sir. Okay. Gusto niyo po, pakiusapan niyo si Chairman? Ma'am, nakikinig si Chairman? Sir, Kapitan Danton. Narinig ko po yung sabi niyo na isusurrender po yung firearms. Ano ba ang prefer mo, puntahan ka namin o ikaw na ang maghahati dito? Opo, ma'am. Opo, mayati po. Yati. Maghihintay kami dito sa iyo hanggang mamaya, mga alas 4, sir. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Okay, sige. Very good. So, Sarge, hanggang alas 4 na pupunta dyan. And then, pag once na secure yung baril, kayo na pong gagawin assessment kung ano na dapat gawin. Ano po? Doon sa baril. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Chairman, alam niyo na po yung susunod, ano? Pag may mga ganong problema, huwag niyo po daan sa init ng ulo, huwag kong kayong lumusob at magdala ng baril. Nandiyan na po ating kapulisan para set sila pong aksyon sa mga ganong klaseng problema, sitwasyon. Tama ho ba, Chairman? Opo, Senator, opo. Chairman, mukhang nalalagay ka sa alanganin sitwasyon dito, Chairman, dahil sa inyong pagiging padalos-dalos. This might cost you your job or even your freedom. You might go to jail for this. Really, Chairman? Dahil sa iyong pagpadalos-dalos, wala akong masama, Chairman, kung tayo po ay tumulong sa ating kamag-anak in distress, humingi ng tulong sa atin, pero ilagay po natin sa lugar. Yes po, yes po. Lalo pa kay Chairman, di po ba? Staff Sergeant Batigas, asahan po namin by 4 o'clock, nandiyan na po si Chairman sa inyong lugar. Ano po? Yes, sir. Salamat po, Sarge. Mabuhay po kay Sarge. Mabuhay, sir. Good afternoon. Thank you po. So, yung baril po muna, yan ang first step. Isusurrender ni Chairman doon sa kapulisan natin, and then the next step is sasampahan ng kaso si Chairman, kaukulang kaso dahil doon sa insidente. Director Cheryl Takda, DLG ng Capiz, Provincial Director. Ma'am Cheryl, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon po, Senator. Madam, kanina po kayo nakamonitor at narinig na rin niyo po yung aming pinag-uusapan. So anong takeaway niyo po dito, Madam Director? Actually, nabigyan na po ng kaukulang pansin yung complainant. Pumunta siya dito at pumunta siya sa aming opisina, sa munisipyo. Tinulungan naman po siya. So based on sa narinig ko ngayong hapon, ipa-follow up na lang namin doon sa munisipyo ng Pontevedra yung mga ano pang kailangan niyang assistance. Pwede siyang bumalik doon sa MLGO namin. Sino pang tinulungan niyo, ma'am? Yung complainant, yung babae. Totoo ba, ma'am? Hindi po, sir. Di po totoo yun. Kasi ilang beses po kami bumalik sa kanila. Pinabalik-balik lang po nila kami sa police station. Tapos nagtanong din po ako sa police station kung ano pong pwede namin gawin, kung anong klaseng kaso ang pwede namin isampa. Hindi wala rin po kami inintindi. Hindi wala rin po nag-assess. Maging si DLG? Nagpunta po kami sa kanila dalawang beses. Anong po. Sabi? Ang sagot niya po sa amin, sabi niya, hindi niya daw po maano si kapitan kasi hindi daw po pagkakapitan yung pagpunta sa amin. Kumbaga sariling ordinaryong tao daw po si kapitan kaya hindi daw nila Ma'am Cheryl. Senator. Pinabalik-balik niyo na pala itong complainant namin tapos ngayon iba yung sinasabi mo. Ma'am. Hindi naman na pinapabalik-balik, yung ini-explain lang po sa kanya yung ano ang posibleng action. In fact, nung pumunta siya sa MLGOO, tinulungan pa siya na tinawagan ang hepe, ang blatter niya, tinulungan siyang ma-amend, etc. So kung ano man ang specific
assistance na kailangan niya, ay doon ilang beses silang nag-usap ng aming MLGOO. Hindi naman po ako direkto diretsahang nakipag-assist sa kanya. Yung MLGOO po namin, si Mrs. De Los Santos, yung si nandito ngayon Rowena sa Rowena sa Tabico. Rowena na po, nandito si Weng sa Tabico ngayon. Okay. At saka siya rin ang nag-relay sa akin kasi nga hindi ako... Okay. Ma'am, tama ba sabihin ninyo na wala kami may tutulong because he did that not as a chairman, a barangay chairman, but as a civilian person when he drew his gun? Parang ganun hata, something to that effect. Did you really say that? Hindi ako nagsabi nun. Yung advice ng MLGOO sa kanya, pinapa-explain kasi nga there is a difference ng actuation ni Kapitan being personal niya at saka yung pagkakapitan niya mismo. I know that, ma'am. I know that. Pero still... Pero tinulungan siya. Pero still, ma'am, he is still at barangay chairman regardless kahit na off-duty siya noon at that time nung bumunod siya ng baril, hindi siya naka-uniforme. Ewan ko kung mayroon uniforme ba mga barangay chairman. Pero he's still a barangay chairman. Ang ibig lang 24/7, once he was elected as barangay chairman, 24/7, he is a barangay chairman. Paglabas niya ng bahay, barangay chairman siya. Pag nasa loob siya ng bahay, barangay chairman pa rin siya. He's always going to be barangay chairman. May konting miscommunication lang siguro, Senator, sa ibig niyang sabihin na anong tulong ang gusto niya. So, ang tulong namin ay yun. Tinatawagan kung sino ang pwedeng mag-assist. Tapos yung ibig niyang sabihin pala ay beyond sa yung referral, beyond sa pagbigay ng tamang informasyon. So, hindi siguro nagkaintindihan. Tama nga, ma'am. Beyond referral. Dapat po talaga umaksyon kayo. Sandali po, madam, ha? Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando, Deputy Provincial Director ng CAPIS. Magandang hapon po, Colonel Sabando, sir. Magandang hapon, sir. Opo. Colonel, meron po itong isang sitwasyon sa CAPIS na kung saan kitang-kita po sa video itong si chairman bumubunot ng baril at lumulusob sa isang bahay at anyway, aminado naman si chairman at back up by video. Now, nahirapan po sila mag-file ng complaint itong mga complaint namin dahil chairman nga po yung kalaban, nireklamo, nagpapasikot-sikot na po yung mga polis maging po yung DLG. So I'll put this on your shoulder to make sure na, sir, magkakaroon ng justisya tumatao dahil kung hindi, pati kami pupunta dyan. Colonel, yes, sir. Saan po sir na barangay? Ano pong munisipyo? Ito po ay sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ah, Pontevedra, sir. Pontevedra. Pero po yung chairman na nagbunot ng baril ay barangay Hulungahog. Pontevedra, Capiz. Hulungahog. So, sir, ganito po, ano, magpapadala ko ng reporter dyan para yes, i-brief po kayo doon sa tunay na sitwasyon and para yes, naman ma-actionan nyo na po kataas-taasan kasi nga po yung mga alipores nyo ata dyan sa baba, eh, nagpapasikot-sikot po at pinaikot-ikot po yung complainant namin, sir, Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, darating po kami dyan bukas, Colonel, ha? Yes, sir. Ako kasi, sir, because ako, ano, eh. Sa Coast Guard ako ngayon, nag-schooling ako, sir. Ah, okay. So kung... Nag-schooling ako ng Iora. Ako kasi deputy lang sa dito, deputy... Apo. So anyway, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. So siguro, sir, by tomorrow, nandiyan na po si pinaka-PD ninyo, pakisabi, darating po kami, Colonel, sir. Yes, sir, sabihin ko si sir. Salamat po, Colonel. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you po. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Sabi ng DILG, nung magreklamo yung ating complainant, eh, hindi namin muna ma-actionan yan, referral lang muna, kasi when he drew his gun, eh, at that time, civilian siya, hindi siya chairman, hindi siya pagka-chairman, kaya hindi muna namin kayo siguro pwedeng tulungan. Tama ba yung ginawa o mali? Sa akin po, Senator, hindi po natin maihiwala yung pagka-chairman niya in this issue. Kasi pumunta po siya doon in his capacity as chairman. Parang inaareglo niya po kasi yung kaso. Or may conflict po sila. Hindi siya pumunta doon para makipag-areglo. Pumunta siya kasi doon dahil pamangkin niya involved sa parang gulo. Yes po, Senator. I can argue po kasi na he's trying to avoid na madala sa barangay po yung ano ng pamangkin niya. I would still push for a DLG action po doon. Kasi he is still a chairman in acting po, no? Sa ginagawa niya po yun. Ang sa akin naman, kung i-approach natin siya as a civilian and not a chairman, he is still liable for light threats at least or grave threats at the moment. So correct me if I'm wrong. Yes, kasi para sa akin, now once he was elected chairman, eh barangay chairman talaga siya 24/7. So ngayon paglabas yes, niya ng bahay niya at may dala siyang baril, he is barangay chairman in civilian clothes na nagbibit-bit ng baril. Yes po, Senator. Parehas po tayo ng outlook po dito sa case na to. Especially po na may conflict between two persons. Part po ng trabaho niya kasi mag-settle ng conflicts within the barangay. It's not within this barangay area. Yes po, Senator.
And bilang pinaka-frontline nga po ng justice system natin yung mga barangay chairman at may existing conflict, I could say that he is performing his duty as a barangay official po. Okay. So, liable siya sa administrative case and liable siya sa criminal case. Tama? Yes po, Senator. Administrative case po for his action. Tama po kayo. Si DILG po dapat ang mag-handle nito. Tapos, sa police or sa fiscal naman po, pagdating po doon sa light or grave threat na kanyang inumit sa pagbunod po ng baril. Okay. Chairman Dunton. Yes, sir. O, sige. Pakulang ko na muna kayo, Chairman, para dumiretso na kayo kay Sergeant Batigas. Iniintay na po kayo doon para doon sa pag-surrender niyo ng baril. Okay, Chairman, sir? Opo, Senator. Sige. Opo, Senator, opo. Salamat po, Chairman Dunton. Magandang hapon po, Chairman. Salamat din po, Senator Rape. Yes, sir. Salamat po, Sergeant Rhea Batigas. Madam, thank you. Okay. Ma'am Cheryl, Madam? Yes, Senator. Good afternoon again. Okay, pupunta po kami. This time, kasama na po kami. Sasamahan namin po itong si Sir Alejandro at Ma'am Lori. Pagpunta dyan, samahan namin siya para muli lalapit sila sa inyo sa tulong namin para magawa niya po yung dapat gawin. Maumpisa na po yung pagsampa ng admin case laban dito kay Chairman Dunton et al. Pati okay. Isa pang chairman involved. Sige po. Okay. Salamat po, Director Cheryl. Thank you. Magandang hapon po. God bless. Opo. Bye. Sir, ma'am, yung baril niya today, disarmado na siya, surrender niya. And then susunod niya, sama naman kayo tomorrow, ipad tayo ron sa Capiz, and then sasampa natin mga kaukulang kaso, si Chairman at saka yung kanyang mga Alipores. Tumakasan kami po kami. Doon kasi kami po hinahanting na patayin doon eh. Kasi nababalitaan po namin doon, pag walang complainant, walang kaso. Okay, hindi ko masisisi nga naman sila, na-terrorize na sila talaga. Opo, kasi yung po talagang nila kami fear. Mag-asawa po. Sir, kami dalawa po talaga hinahanting na tumba nila. Inaano po kami gabi-gabi sa tinutulugan po namin. Tumakas lang po kami talaga. Napilitan na po kami isanla yung motor ko para makaluwas ng Maynila, makatakas. Umalis lang po kami sa probinsya, hindi ko man na nakita magulang ko, pati anak ko. Kaya ang sakit na umalis lang kami doon. Dinatidan lang kami ni Papa ng damit. Para lang nakapunta ng Maynila. Hey, ayun, madamay ang asawa ko. Naintindihan ko po, sir. Naramdaman ko po yung naramdaman. Kahit siguro po ako malagay sa inyong sitwasyon, ganun din po maramdaman ko. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Okay, may kunting sitwasyon tayo rito na naintindihan ko itong sinasabi ni Sir Alejandro at ng kanyang misis. Tumakas lang pala sila ng Capiz papunta rito at dahil may bantaro sa kanilang buhay. So, paano sila makapagreklamo? Balak ko sana samahan natin at kukontakin ko sana yung kapulisan doon para maging security natin. Pero meron silang agam-agam reservation na pumunta doon magsampa ng kaso. Paano ito? Sabi rin kasi ng mga gantoting itong mga abusadong mga chairman, hindi rin sila makabalik kasi pag walang complainant, walang kaso, at yun nga, pananakot ang ginagamit nito, mga abusadong yes, po, sir. Barangay chairman. Paano natin i-approach ito? Ang aking makikita po, Senator, aside po from the police assistance that we can give, we can always check po sa validity ng licenses ng firearms. Hindi, okay na yung firearms, everything, ayos na, ako nang bahala doon. Yes, pwede ba tayo mag-file ng kaso dito na lang kasi they're afraid of their security, fear of their life, dito yung venue sa Manila? Yun po ang problem po natin. Very strict po tayo sa criminal law. Ang venue po ng ating criminal law is where the action happened po, Senator. So we are forced to do it doon po sa Capiz unless we can show po talaga that the courts are not effective. Hindi po kasama sa category po kasi yung threat to the life of a witness po pagdating po sa jurisdiction ng court. So far, wala pa naman. Okay pa naman yung court. Di pa naman nila susubukan na hindi na nagpa-function. Kaya lang sa kanila yung takot lang. Yes po, Senator. Ang katakot-takot po kasi dyan is pag final natin dito, malalaglag yung kaso at lalong lumakas po yung loob ng chairman. Okay, ma'am, sir, ito po, ilalatag ko sa inyong sitwasyon. Igagaranti ko ang inyong safety kasi pati safety ng aming reporter, ang aming crew, pupunta tayo ron, sasalubungin tayo ng mga police, okay, para makapag-file tayo ng kaso doon. And then after na may file ng kaso, alis tayo ng Capiz. Pagdating ng hearing, punta ulit tayo doon, kasama ulit yung mga police. That I can guarantee. Siyempre, pati mga crew ko, I'll make sure na hindi rin walang mangyari sa mga crew ko, sa mga reporter ko. So every time pupunta tayo doon, kakaroon tayo ng police security. Opo, sir. Once na makapag-file tayo ng reklamo, alis din tayo. Yun nga rin po, sir, naisip namin yung magulang namin. Kaya nagdalawang isip nga kami pumunta dito na humingi tulong. Kasi yung mga magulang namin, naisip namin doon. Yung kasama ko, yung ate ko dito ngayon, panay nga iyak kagabi.
Kasi pag maano daw yung kaso, baka ang magulang naman namin ang balikan. Kaya nung nag-usap kami dyan sa DILJ, nag-usap kami ni Rowena De Los Santos, yung gusto niya ba kami pag-ayusin ni Kapitan na magarapan. Kaya ang sabi ko, okay naman magarapan, basta baka pwede humingi ng ano na magpirmahan na kung yung mangyari sa magulang ko, wala iba hanapin kundi siya, hindi pumayag yung sa DILJ. Hindi siya pumayag na magpirma, na pumirma si Kapitan na kung sakali na may mangyari sa magulang ko, siya ang hanapin. Ano po, hanapin. Hindi pumayag yung DILJ sa pirmahan na? Ang gusto ko po sana, humingi sana parang ako yung ni Chairman, pag may nangyari, kapag may nangyaring masama siya sa magulang ko, wala ibang gumagawa kundi siya lang. Yung siya ba ang hanapin. Medyo mahirap nga naman pala yun. Eh sir, siyempre, paano kung sa ibang sitwasyon, di ba, may nangyari sa inyong parents na wala naman talagang kinalaman si Chairman. Yun nga po eh. So siguro talaga kahit na si DLG ay papayag. Attorney Garrett. Yes, sir. Narinig mo? Ayaw pumirma daw nung, yes, nung DLG kasi parang sinasabi kapag may nangyari sa tatay ko, wala nang ibang pagbindangan kung hindi ikaw, pumirma ka, ayaw pumirma pati yung DLG. Duty bound po kasi silang pumirma kapag may mga reklamo kung ganito. Kapag hindi po nila pinirmahan yan, they have the duty. Kahit po si DILG, pwede pong ma-administrate yung case po, Senator. Ah, so pwede yun, papapirmahin si Chairman na kapag may nangyari sa tatay, nanay ko, Chairman Dunton, wala nang ibang pagbibindahan kung hindi ikaw, pirma ka, na pumapayag ka. Hindi naman po natin siya papaaminin. Ibig sabihin po, ano, pagpirma po na document. Is yung sa filing po, Senator. We can always file naman po. Ng ah, okay. Ito nga eh. Kasi sir, kung puro takot ang mananaig sa inyo, hindi ko kayo sisihin, kaya dahil pati ako, kung ako nalagay sa inyo sitwasyon, magkakaroon nga pag-aling lang at takot. Pero ang may offer ko po sa inyo sa pagpunta nyo rito, I guarantee your safety. 100%. Opo, sir. 100%. You'll be safe with us. Because kung kinakailan 10 pulis ang gugwardya sa inyo habang kayo po'y nandun magpa-file ng case, while you're there and then pull out 10 police hatid ka airport to airport and then sa susunod na pag may hearing na padadala ulit sasalubungin tayo sa airport ng mga police 10 police ulit babantayan kayo now pero siya sabi niyo lahat ng kamag-anak niyo isi-secure that I have a problem. Opo, sir. Kung each and every relative na meron kayo kung ilang kayong relative nandoon na isi-secure ko sasabihin ko po sa ating kapulisan pero I cannot guarantee pero hindi naman siguro po hindi naman siguro gagawin ni Chairman na lalo niyo ididinin yung kanyang sarili. Ano pong sa palagay nyo? Pero I can guarantee yung safety nyo pong dalawa. Now, kung gusto nyo po yung peres nyo, pwede natin dalhin dito na lang. Hanapan natin matitirhan dito. Alisin na natin, ito yung pinaka next advice ko. Kung talagang takot kayo, mga kamag-anak nyo and all, doon, lahat ng mga kamag-anak yung kinakatakutan nyo baka galawin doon, dalhin natin siya sa Maynila. Kukunan ko pa ng safe house. Yun po kasi yung inaano doon ng ano, papa ko, yung tito ko. Kapag maarap na dito, kukunin nila doon yung papa ko at hindi na doon patulugin sa bahay. Kasi gabi-gabi po talaga sir, may tao po talaga na umaaligid sa bahay namin. Kaya nga po, labas. Ang pwede po natin gawin sir, yung papa mo, sino pa po yung kinakatakutan nyo na malalagay sa alanganin yung buhay pag kayo po yung nagsampanan ng kaso. Tatay nyo, sino? Papa ko, mama ko, tsaka yung mga kapatid ko. Tapos yung anak ko. Yung kapatid ko po, tatlo na laki. Kaya nga po, gusto nyo po, lahat sila, dali natin dito. Di kahit hindi na lang po, ang mga tito ko na lang bala doon sa kanila. What I can do is, pwede ko pong kausapin yung kapulisan na babantay-bantayan. Yun nga po, pero sana, kung yung hindi tayo makasabarangay, kasi sana ang first line of defense sana dyan yung barangay, eh barangay yung kaaway ninyo. Baka pwede po mag-request si Rapi na ano, yung sarili ba namin barangay, kasi di ba may waiting seat dun sa bahay namin, sana may barangay tanod ba na magpisto gabi-gabi kahit hanggang launa lang ng gabi, ng madaling araw. Okay, pwede yung sarili namin barangay. Kasi sir, ang bala ko sana sir, pagdating namin doon ng yung reporter, kasama yung mga pulis, kasama yung PD, COP, kung pinakamababa, COP, kung pwede PD, pupunta tayo doon sa police station, gagawin kayo ng assessment, security threat assessment, and then kakausapin yung barangay. Yung sinasabi nyo, lahat-lahat na po yan. Reporter, bukas na bukas yan, sasamahan kayo papunta doon. May police kayo, security kayo doon. Walang mangyari sa inyo, ginagaranti ko. Opo, sir. Okay? Opo, maraming salamat po, sir. Yun po yun. Tapos ngayon, kasi sir, tinetelegram mo na agad yung mga plano natin. Si habang nagsasalita tayo on air, nakikinig po yung kalaban. Nababasa na agad yung ating mga movement. So mas maganda sir, huwag ka naman magsalita. Opo, sir. Okay? Usap nang tayo dun sa kabila and then I'll tell you. Kaya nga, habang maaari, hindi kita masyado binibigyan ng kasagutan sa mga tanong mo kasi nakikinig yung kabila. Okay? Opo, sir. Pero sir, hindi ka magsisisi yung pagpunta mo rito, I guarantee.
Maraming salamat, hindi po, sir. Hindi po nasayang pagpunta nyo rito. Pero itong kay Danton, may kalalagyan siya. Okay. Nakita niyo naman, sir, first step, yung baril niya na surrender na agad. Okay, sir? Okay. Pangalawang step, yung baril ng isa pang chairman. Kaya pagpunta natin doon, ipang chairman, pa-research natin yung baril niya kung may lisensya o wala. Diba? Tingnan nyo kung may nakalisensya kay Ray Duckless na baril. Pag wala, pareho din, then pa-surrender. Sige, sir. Huwag na muna masyado tayo nagsasalita. The more we talk, the more nakakuha silang information. Usap tayo doon sa kabilang brut. Sasamahan kayo doon, ha? Pero, sir, hindi na sayang pagpunta nyo rito. Salamat. Guaranteed. Okay? Salamat po. Sige, ma'am.